Pero Lily, doon sa pagdating sa M16, kayo ba ang mga nagbabantay dati doon? Meron ba kayong M16? Baka kasi isipin nila eh, baka naman galing sa gwardiya yan. Kayo po ba noon eh, may mga M16 noon? Mayroon tol, mayroon naman tayong mga M16 na pinahiram din pa ng AFP. May mga M16. Pero na ginagamit noon ng mga presyo, wala na noon tol kasi dinimolis na nga namin lahat ng kubol noon. Tapos hinukay pa namin paligid using yung backhoe, yung excavator kung tawagin. Kaya namin nakuha yung mga armas nila. Kaya ngayon, nakapagtataka, mayroon na naman silang mga armas na ganun kalalakas. Kung mayroon man sana, siguro yung kalawangin na, pero wala eh. Baka rin recycle na naman nila. Hindi ko alam. Kaya nga ako nagtataka rin dahil nga inubos na namin nung panahon namin yan. Yun, pwede na yung sabihing minana nila. Inubos namin yan. Yung pagsabi ko na inubos namin, pati yung ano, ground zero namin, yung mga kubol. Nag-inspection si Secretary Boying. Ocular inspection, inikot namin ang buong maximum. Wala siyang reklamo, nakita niya. Tinuro ko pa, yan sir ngayon, naging ground zero. Nakita ninyo sir yung mga pananim na yan. Diyan yung mga kubol noon, sabi ko. Ang ganda, yung mga mataba yung ano eh, very fertile yung soil doon na pinagtataniman dahil nawala na yung mga kubol. Wala siyang reklamo noon. Tatango-tango lang si Boying noon kasi nakita niya talagang wala na. Tumakay kami noon sa back-to-back na patrol car. Kaya wala siyang masabi. So ibig sabihin DJ, no, nung time mo, alagang zero dyan sa maximum, tinanggal nyo lahat ng kubol. So ibig sabihin, yung mga kubol na binabaklas nila nitong mga nakaraan lang, pinapakita nila sa media, eh bago na yon. Ibig sabihin, kinibanyo, na yun. Nagtayo sila ng bago. Oo, tol. Kasi, di ba, nung nagkaroon ng inspection ngayon, di ko alam yun kung sa Senate yun, accidentally na-picturean yung hardware ni Ahas. Si Angelina Bautista, yung gagong yun. Siya ang nagbebenta at yun, doon sila nanggagaling. Doon sila nanggagaling yung pinagpapatayo nila ng kubol. Doon galing sa hardware ni Ahas Bautista, Angelina. So, di ba po dati yung nagbebenta doon? Alin? Ngayon, binalik niya uli. Di ba yan po yung dati niyang negosyo? Oo. Tapos ngayon, binalik nila uli yung negosyo niya yun, hardware na yun. Oo, binebenta niya yun. Eh, ngayon daw, tinanggal. Binebenta niya para magkaroon ng kubol uli. Tinanggal na daw po si Angelina Bautista. Alin, Tol? Tinanggal na daw po si Bautista. Natukuhan yun. Mayroong information akong natanggap, Tol, at credible naman yun, hindi na siya nag-opisina, oo. Nandun siya, nag-opisina sa director's quarters, yung tirahan ni Katapang. At ginawa nga siya na intelligence. Kaso na-expose natin nung nakaraan, baka na naman hindi na siya pinapa-issuean ng papel. Pero kung intelligence siya, hindi na kailangan isulat, hindi na kailangan bigyan ng papel ng order. Pero nagsiserve siya para kay Katapang. At syempre kay Rimulya, kay Boying. So sa madaling salita, General Bantag, nasa loob pa si Angelina. At kung nasa loob pa siya, bakit hindi siya matanggal-tanggal ni Katapang? Sa dinami-dami ng kapalpakang bulilyaso, napapahiya na sila sa media, sa taong bayan. Ba't andyan pa siya? Ano kayang meron siya na nakikita ni Katapang? Alam mo, itong si Katapang kasi, wala namang alam ito sa pagmamanage ng kulungan. Nakita naman natin. Kaya niya kinuha itong si Angge, para kasi magaling si Angge, nagpapakitang gilas, di ba? Kung sa hearing nga sa Congress, sa Senate nga, nagpapakitang gilas pa rin. Ganun siya magpakitang gilas kay Katapang. Ito naman si Katapang, nakita naman natin ugali niya. Hindi natin kung alam kung nauuto ba siya o talagang kakutsa ba dahil nga pera-pera ang usapan dyan. Sabi ko nga nung ako noon, yung 100 million nga, di ba? E di, paano sa kanila ngayon? Yung pong naniniwala yun. Kayo doon sa nabuking lang yung tumakas na... Di ba, ang unang dahilan nila doon, Kesyo daw namatay na nandoon sa nahukay. Tapos ngayon, biglang nabuking na tumakas pala. Naniniwala ba kayo na talagang tumakas yun o pinatakas yun?
Medyo ano tol, medyo yung huli mo na naman, medyo garbled din. Apo. Pero kung ang tanong dyan, ano ang opinion ko sa pagtakas na yon? Apo, yon. Nakapagtataka rin talaga yon. Pero kung ako ang hihingan ng opinion, nakita naman ninyo, narinig nyo sa Senate hearing, sinabi nung pumalit na Commander of the Guard na tinanggal ni Bautista, ni Angie Bautista, yung mga patrol doon, unit. So naging maluwag. Alam din ni Kataruwa yun, nasabi niya yun eh. Kaya possibly talagang legitimate na nakatakas yun. Kasi kung mayroon pinatrabaho kay Kataruwa, sana may nalaman tayo sa pulisya. Wala naman. So talagang legitimate dahil nga sa ginawa ni Bautista, Angie Bautista, na tinanggal yung mga nagpapatrol para lumuwag ang pagpasok nila ng mga kontrabando. Kasi hindi niya kontrolado yung mga patrol na yon. Maraming nakakakita sa pinapasok niya. Nakita naman natin yung hopya, shabu pa lang laman. Paano nila ipapasok yung mga mahabang armas kung mayroong nagpapatrol? Maraming eyewitness. Yun ang opinion ko lang na dahilan. Kasi nakita ninyo yung sabi nung una. Nakita na, putol ang ulo, nachap-chap na si Kataruwa. Tapos sinabi na naman nila, septic tank. Ngayon, napatunayan na wala naman palang mass grave sa septic tank. Medyo ano sila eh, hindi yung script nila, hindi masyadong pinagplanuhan na excuse. Palusot eh, ang hinahanap nila doon eh. Kaya nagka-buhol-buhol yung palusot nila. Naging itong si Boeing pa, naging sinungaling kasi fake news. Diba? Boeing sinungaling kasi fake news na nga. At believe naman tayo at nagpasensya siya na fake news daw siya. Pero Secretary of Justice, pifay fake news ng Bureau of Correction Director General, at palusot naman niya, kaupira lang putang inang rason. Diba? Rason ng bata. Magkaprat yung dalawang yan eh. Paano sasabing? Ang tagal-tagal lang lumabas sa ospital, sasabihin niya, concerned ko lang sa health ni Boeing. Kaya hindi ko sinabing ano. Tapos hindi naman nila sinabi. Sinong nag-fake news? Sino ang nag-fake news sa inyo? Si Angie Bautista? Si Katapang? Wala eh. Wala, sino nag-fake news? Dapat tinanong si Boeing. Baka yung aso. Hindi yung hearing. Mas gusto ko sa na mga naririnig ko sa ano eh, sa Congress. Kasi mas marami silang matitibay magtanong. Senator Tolentino, saludo rin ako. Sir Bantag, ano tol? So, Sir Bantag, yung sinasabi niyo po pala yung kay Bautista na na-booking siya, na siya ay nagpatanggal. Dapat ba idiniin pa yung tanong na yon at pinagpatuloy pa yung tanong? Dapat, bakit tol. Bakit tinanggal yung mga guards? Minsan kasi, in aid of legislation lang kasi. Hindi ko naman, hindi maliwanag para sa akin kung ano talaga ba ang trabaho ng Senate at Congress dito sa sinasabing hearing in aid of legislation. Kung in aid of legislation lang ba, wala ba silang ngipin to recommend the removal or relief of ano, mga kaganon sana eh, di ba? Hindi katulad nitong si ano, si Congressman Abanti na sinabi niya, I like this woman, sabi, this madam to be out of Bucor. Parang ganun sana eh. Yun ang mga titibay. Congressman Busita nga, sabi, kung ako, prensya, yun ang mga magagandang ano. Okay naman si Senator Tolentino eh. Kaso nga lang, minsan, biglang nakakat siya. Mm-hmm. Nakakat siya dahil, putang ina, biglang sisingitan ng isang senador. Diba? Hindi ba niyo napapansin? Napapansin. Parang kumbaga, hindi, okay na yan. Kasi panahon ko, parehas yan eh. Pero itong kay ano? May shabu. Parang ganun eh. Ito DJ Bantag kay Angie, ano? Itong nung panahon mo, tinanggal mo tong taong to? Oo, tol. Tinanggal ko yan. Gago talaga yan. Yung sinabi niya, may contradiction kasi kami ng prinsipyo ng pinag-uusapan. Kagaguhan. Tinanggal ko yan, pirahan niya lahat, pati mga mag-asawang BJMP, yung mister niya, PNP, pumupunta doon para singilin siya, nagtatago kahit nandun siya. Pumunta sa akin sa DQ yung dalawa, Martinez yata yung apelyedo eh, kung tama yung memory ko. Napagalitan ko ng gusto yun, putang ina, sabi ko, kilala kita, huwag ka nang magpaluso sa akin, pumupunta yung dalawang mag-asawa, tinataguan mo. Yun ang mga isa niyang sama ng loob sa akin. Dahil nung
pinauwi ko na yung dalawa, pinalis ko na yung mag-asawa eh. Yung babae, BJMP. Yung mister niya, PNP. Tapos akala ko umalis yung dalawa. Hindi, nandun pala sa porch. Nakikinig, nagsinasabon ko ito si Angie Bautista. Yun ang isang malaking ano, inaano niyang kasalanan ko. Kasi sabi, putang ina. Kilala kita eh. Mga ganun, huwag ka nang magpalusot sa akin. Mga ganun. Gago talaga yun. So inalis mo tapos binalik nila, ganun ano? Inalis ko. Magaling kasi yan si Angie Bautista. Kasi si Katapang yata kababayan niya eh. Kung, kasi magaling yan, intil-intilan yan eh. Halimbawa, katulad ko, namatay na si late Torres, Virginia Torres ng LTO. Yung chief ng LTO noon, kakilala namin yon. Ngayon dahil kapangpangan yung si late Virginia Torres, kapangpangan din itong si Angelina Bautista, ba? Imbis na kami yung kaibigan nitong ano na pinakilala pa namin si Angie, ba siya na? Pinasok na niya. Ganun ang ugali niyan. So, moment 10.